Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kabuuan ng serye na pinamagatang Legalidad. Nag-umpisa ang serye sa isang dalagang nagngangalang Kim Ayak. Nakatira siya sa isang murang apartment kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Danby. Naulila ang magkapatid nang pumanaw ang kanilang mga magulang ilang taon na ang nakalipas mula sa isang malalang aksidente. Si Ayang na 23 taong gulang ang may pananagutan sa pag-aalaga sa kanyang 8 taong gulang na kapatid na babae. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi ganon kadali dahil wala siyang bachelor's degree. Si Ayang ay nagtatrabaho lamang ng part-time sa isang coffee shop. Hindi niya agad mabayaran ang renta ng apartment sa takdang panahon dahil sa kakulangan ng pinansyal. Dahil dito, ang magkapatid ay pinapaalis ng may-ari, kung saan mayroon na lamang silang isang linggong palugit para makapagbayad ng renta. Kung hindi ay kailangan nilang lumipat. Kinabukasan habang papunta si Ayang sa trabaho, nadatnan niya si Danby sa isang parke habang nakikipag-away sa kanyang mga kaibigan. Lumapit siya sa kanila para tanungin ang tungkol sa bagay. Lumalabas na kinukot siya si Danby ng kanyang mga kaibigan dahil sa wala siyang ama. Gaya ng inaasahan, ikinagalit ito ni Ayang at tinatakot ang mga bata. Nang maglaon sa trabaho, ipinagtapat ni Ayang sa kanyang matalik na kaibigan na nagngangalang Juho ang tungkol sa kanyang mga problema. Nang marinig ito, nag-alok siya na libre silang manatili sa kanyang tirahan ngunit magalang na tumanggi si Ayang dahil ayaw niyang abalahin siya nito. Samantala, ipinakita si Danby na tumitingin sa bintana ng restaurant at pinapanood ang isang pamilya habang kumakain. Siya ay nabighani sa kung paano tratuhin ng ama ang anak na babae. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang may-ari ng restaurant at pinagalitan siya dahil iniinis daw niya ang mga customer. Kasabay nito, sumulpot ang isang gwapong lalaki na nagngangalang Yusang at ipinagtanggol si Danby. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tiyuhin ng bata at pinakain ng masarap na tanghalian. Pagkatapos kumain, ipinaliwanag ni Danby kay Yusang na tumitingin siya sa loob ng restaurant hindi dahil sa pagkain kundi dahil naiinggit siya sa kapwa bata. Pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ay isang ulila at lubos na nagnanais na magkaroon ng ama sa kanyang tabi. Nang marinig ito, naging emosyonal si Yusang. Kinabukasan sa trabaho, nilapitan ni Yusang kasama ang kanyang sekretarya si Ayang at inalok ng isang panukala para ampunin silang magkapatid. Bilang CEO ng isang malaking kumpanya, handang bayaran ni Yusang ang lahat ng kanilang gastusin at bibigyan ng suporta kung papayag silang maging mga anak niya. Bilang karagdagan, inabot niya kay Ayang ang agreement letter at binibigyan siya ng isang buwan para pag-isipan ang alok. Naguguluhan si Ayang kung bakit may nag-aalok ng ganoong panukala. Napag-alaman na ang lola ni Yusang na naging chairman ng negosyo ng kanilang pamilya ay namatay kamakailan. Ayon sa tradisyon ng pamilya, ang kumpanya ay dapat maipasa sa isang babaeng tagapagmana. Dahil hindi kasal si Yusang at walang anak na babae, handa ang kumpanya na ilipat ang karaniwang stock nito sa pinakamalapit na kamag-anak na may anak na babae. Gayunpaman, hindi tinukoy ng testamento na ang anak na babae ay dapat na isang biological na supling, kaya naisipan ni Yusang ang pag-ampon ng isang babae. Sa gabi, tinalakay ni Ayang ang kasunduan kay Juho. Nagulat ito nang malaman na isang sapalarang tao ang gustong suportahan sa pinansyal ang magkapatid. Walang tiwala ang dalaga kay Yusang dahil hindi nila ito ganap na kilala, kaya naman pinayuhan siya ni Juho na tanggihan ang alok. Hindi alintana, walang ibang pagpipilian si Ayang maliban sa tanggapin ito dahil siya ay nasa malubhang problema sa pinansyal. Sa sumunod na eksena, si Ayang ay nakapagdesisyon na lumipat sa bahay ni Yusang. Gayunpaman, hindi naging madali para sa kanila ang mamuhay na kasama si Yusang sa mga unang araw. Nahihirapan sina Ayang at Yusang na magkasundo kaya isang gabi habang wala si Danby, sinikap nilang ayusin ang kanilang mga pagkakaiba. Nagtatag sila ng ilang mga alituntunin tulad ng hindi paghawak sa mga gamit ng isa't isa, hindi pakikialam sa pamumuhay ng isa't isa, at pagbabawal sa sobrang ingay. Sa proseso ng pagkilala sa isa't isa, parehong takot sina Ayang at Yusang sa mga gamo-gamo. Nang nakakita sila nito, kinailangan nilang lakasan ang kanilang loob para lamang maalis ito. Pagkaraan ng ilang sandali,
nagawa nilang patayin ito ngunit bumagsak sila sa kama kung saan lumikha ng awkward na sitwasyon sa kanilang dalawa. Isang araw, pinapatuyuan ni Ayang ang kanyang mga damit nang dumating ang tiyuhin ni Yusang. Nabigla siya nang makita ang isang babae na kasama ni Yusang kaya hindi siya nag-aksaya ng oras na tanungin kung kasintahan niya ito. Dahil ayaw ni Yusang na malaman ng publiko ang tungkol sa relasyon niya sa magkapatid, nagsinungaling siya na si Ayang ay kanyang kasambahay. Kasunod nito, masama ang loob ni Yusang para sa dalaga kaya humingi siya ng paumanhin dahil sa pagtawag nito sa kanya bilang isang kasambahay. Kahit nasaktan si Ayang ay hindi niya ito pinapahalata at sinabing ayos lang siya. Kinabukasan, nagkita sina Ayang at Juho sa isang restaurant. Inamin ng dalaga na siya at ang kanyang kapatid ay nakatira na sa bahay ni Yusang. Nang marinig ito, naiinis si Juho ngunit wala siyang karapatan upang makialam. Ipinahayag ni Ayang na iniisip lamang niya ang nakababatang kapatid na sabik sa isang ama. Isang araw, nasa trabaho si Ayang at biglang may dumating na dalawang babae. Nagrereklamo sila tungkol sa pananakit ni Danby sa kanilang mga anak sa isang field trip. Bago pa siya magkaroon ng pagkakataong makasagot, sinasabi ng isang babae na sila ay mga bastos dahil wala silang mga magulang. Hiniling ni Juho sa mga babae na umalis at nagbabanta na tatawag ng pulis ngunit tila hindi sila naapektuhan nito. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpakita si Yusang at ipinakilala ang kanyang sarili bilang tagapag-alaga ni na Danby at Ayang. Ipinaalam din niya sa mga kababaihan na mayroon siyang CCTV footage na nagsasabing ang kanilang mga anak ang nagudyok sa away. Pagkarinig nito ay tila kinakabahan ang mga babae kaya dali-dali silang umalis matapos humingi ng paumanhin. Nasiyahan si Ayang sa kanyang suporta at nagtataka kung bakit tumitibok ang kanyang puso sa tuwing nagpapakita ito sa kanyang harapan. Nang gabing iyon, umuwi siya sa bahay at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Yusang sa pagtatanggol sa kanya mula sa mga babaeng bully. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang relasyon ni na Ayang at Yusang. Isang araw, magkasama silang bumisita sa isang lugar at may puso sa pusong pag-uusap. Sa sandaling ito, tinanong ni Ayang kung bakit siya dinala doon. Matipid ang sagot ni Yusang na sinasabing gusto niya itong makasama. Dahil dito ay napagtanto ni Ayang na ang kanyang puso ay tumibok dahil nahuhulog na ang loob nito sa binata. Ibinahagi rin ni Yusang ang tungkol sa kanyang sarili na dati ay hindi siya nakikinig sa iba at palaging nasa bingit ng pagkawala ng lahat. Dahil lumaki siyang walang mga magulang, kailangan niyang laging nasa gilid. Gayunpaman, tinulungan siya ng kanyang yumaong lola na maging isang malakas at minahal siya ng walang pasubali. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, ramdam ni Ayang ang kanyang malambot na puso sa kabila ng kanyang matapang na personalidad. Samantala, lingid sa kaalaman ng dalawa ay may palihim na kumukuha ng litrato sa kanila mula sa malayo. Hindi lang sa lugar na iyon kundi sinusundan din sila ng taong iyon sa kanilang bahay, at kinukunan sila ng litrato kasama si Danby na mukhang tuwang-tuwa. Isang araw, naghanda si Ayang para dumalo sa kasal ng isang kaibigan sa pamamagitan ng pagsusuot ng magandang damit. Nagulat si Yusang nang makita siya sa damit na iyon. Dumalo siya sa kasal at sa pag-uwi ay sinamahan siya ni Juho. Sa daan, si Ayang ay nahihirapang maglakad sa kanyang suot na takong. Nang mapansin ito ng kanyang matalik na kaibigan ay hinugot niya ang isang pares ng magaan na tsinelas mula sa kanyang bag at inialok ito sa kanya. Ang pagkilos at pagmamalasakit ni Juho kay Ayang ay nagpapahiwatig na may nararamdaman siya para sa dalaga. Ngunit hindi niya ito ipinapahayag sa harap niya. Hindi nagtagal, nakatanggap si Ayang ng notification mula sa kanyang telepono. Nang tingnan ito, laking gulat niya nang malaman niyang nag-viral sa social media ang isang artikulo tungkol sa kanyang sarili at kay Yusang. Nakonsensya siya dahil ang buong iskandalo ay siguradong makakaapekto sa kumpanya ni Yusang. Sa kabilang banda, nag-aalala si Juho sa kaligtasan ng magkapatid dahil siguradong patuloy silang sisiyasatin simula ngayon. Sinisikap niyang mapasaya si Ayang sa pagsasabing hindi niya ito kasalanan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatanggap siya ng ilang tawag sa telepono mula kay Yusang ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin siya sa sandaling ito. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Yusang si Ayang at tila nag-aalala sa kanyang kalagayan.
Ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, nakialam si Juho at sinabihan ito na layuan ang dalaga. Dagdag pa niya na poprotektahan niya sina Ayang at Danby mula ngayon. Sa init ng sandaling ito, ibinunyag din niya na gusto niya si Ayang at ikinagulat ito ng dalaga. Dahil ayaw ni Yusang na mawala sa kanya si Ayang, ipinahayag niya na gusto niyang kanselahin ang kanilang kontrata bilang mag-ama dahil gusto niya itong maging katuwang sa buhay. Pagkasabi nito, hiniling niya sa dalaga na pag-isipan ito ng maayos bago maglakad palayo doon. Kasunod nito, naguguluhan si Ayang at nagtanong kay Juho tungkol sa kanyang nararamdaman. Inamin ng kaibigan na 7 taon na siyang may gusto sa kanya pero wala siyang lakas ng loob na sabihin ito. Mukhang napaisip si Ayang nang marinig ito dahil wala siyang ideya sa nararamdaman nito para sa kanya. Sinabi niya na itinuturing niya ito bilang isang espesyal na tao na palagi niyang maaasahan. Gayunpaman, hindi maaaring maging sila dahil may mahal na siyang iba. Habang sinasabi ito, naaawa siya para kay Juho dahil napakabuti nito sa kanya sa lahat ng mga sandaling ito. Gayunpaman, naniniwala rin siya na ang pagsasabi ng totoo ay higit na mas mabuti kaysa sa umasa. Matapos marinig ito, nalungkot si Juho ngunit sa kabila nito ay hinihikayat pa rin niya ang dalaga na sundin ang kanyang puso. Nagmadaling lumapit si Ayang kay Yusang at nagagalak ang binata nang makita siyang bumalik. Inamin niya na sa sandaling nakita niya ito ay nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Noong una, natatakot siyang baguhin ang sarili ngunit natutuwa siyang gawin ito ngayon para sa kanya. Nang marinig ito, bigla siya nitong hinalikan at sa wakas ay nagsimula na ang kanilang relasyon. Sinabi rin ni Ayang na handa siyang maghintay para sa kanya hanggang sa malutas nito ang mga isyo na kinasasangkutan ng kanilang relasyon at ang negatibong epekto sa kumpanya. Dahil dito, nagpa siya sila na maghiwalay hanggang sa maging maayos ang lahat. Lumipas ang 1 buwan at bumalik si Ayang sa kanyang regular na buhay sa pagtatrabaho ng part-time sa isang coffee shop. Sa kabilang banda, buong tapang na hinarap ni Yusang ang kanyang tiyuhin tungkol sa totoong relasyon nila ni Ayang. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Danby na nakikipagtalo sa kanyang mga kaibigan na kinukot siya pa rin siya dahil wala ang kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpakita si Yusang at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kanyang ama. Binanggit din niya kay Danby ang tungkol sa campsite na mayroong pool at ikinainggit naman ito ng mga kaibigan niya. Sa wakas ay bumalik si Yusang kay Ayang at masaya silang makita ang bawat isa. Binigyan ni Yusang ang dalaga ng 1 card na nagsasaad na naghahanap siya ng taong espesyal na makakasama niya habang buhay. Nagtatapos ang palabas na magkayakap ang dalawa, at nangangako sila na mananatili sa piling ng isa't isa magpakailanman. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!